Magandang buhay mga katare. Welcome to Vice J Tari 101. Ang pag-uusapan po natin ay kung limang paraan para tayo ay maging isang magaling na mananare. Number one po mga kapatid, no? So, kung meron po kayo notebook yan o papel o lapis, isulat nyo po at para hindi natin makalimutan. Number one po, learn the basic. Opo sir, learn the basic. So, marami na tayong mga gapping group, gapping organization na pwede nyo pagkunan o kumuha ng bagong initial knowledge, no? Mga tari demo ng mga veterano, mga gaffers, no? Yun lang po, learn nyo lang po yung basic, yung tamang pagsasapin, yung tamang pagbidbid, yung tamang paglapat ng tari pagkatapos natin lagyan ng boots. Ganun lang po, basic lang po. Huwag muna kayong mag-advance. Unahin nyo lang po muna yung basic ng pagtatari, no? Maraming tayong mga magagaling na veteran gaffers katulad ni na Sir Romil Kabuhat, ni Kenzo Darko, ni Maui Influencer, ni Presbong Entong, ni Egan Kate Gabriel, no? Dyan po yung mga masisipag na hindi madadamot na magbigay ng basic knowledge sa pagtatari. So, yun po, learn the basic. Number two po, ano po yung number two natin? Don't give a damn. Ano ibig sabihin ng don't give a damn? Huwag po tayong magpapadala sa mga distraction, sa mga discouragement. Hindi po may tutulong yan. So, normal lang po na pag tayo po ay nagsisimula, marami po yung sumisita, nagko-correct, no? Just be open-minded to accept those correction. Pero piliin niyo po yung nagko-correct sa inyo. Kung meron ba silang authority o meron ba silang karapatan to correct you. Mamaya mga dunungan lang, no? Kaya okay lang kung may i-correct kayo ni Vice J, i-correct kayo ni Presbong Entong, ni Kenzo Darko, ni Maui Influencer, ni Kate Egan, yan. Yan po yung pakikinggan nyo. Pero yung mga dunungan lang, yung mga keyboard wire, eh, wag yung pagpapansin ninyo. Okay? No, pati si paring JR Benafe, yan, magaling din po yan. So, ganun po, no? Number one, learn the basic. Number two, don't give a damn, no? I mean, don't be discouraged, don't get distracted easily. Go lang mga katari. Ganyan lang po tayo. Lahat po tayo nagsimula dyan. Number 3. Always practice. Pag sinabi natin always practice, magsimula muna tayo sa dummy pit kung wala pa tayong manok, no? Maggawa muna kayo ng dummy pit. Doon kayo mag-practice ng mga pagtatari nyo, pagsasapin nyo, pagbibidbid. Or, kung meron na po kayo manok, practice it in the live chicken. The normal chicken. Para ma-familiarize kayo sa mga iba-ibang klaseng ng paanong manok. No? So normally, pag nagpa-practice po kayo sa pagtadami pit, ang goal nyo dyan is to familiarize sa pagsasapin at pagbibidbid. Pero pag nasa live chicken na po kayo, ang goal nyo dyan is to get the right setting, right na asinta, no? Ngayon, pumili lang kayo, no? Pumili lang kayo ng asinta ng gusto nyo sa simula. Huwag niyong pagsabay-sabayin, no? Practice the setting one at a time para hindi kayo malito. Okay? Number one, huwag niyong kalimutan, no? Nakalimutan niyo na. Number one, learn the basic. Number two, don't give a damn. Number three, always practice. Oh, so number four, so natutunan nyo na yung basic. Go lang kayo ng go sa pag-aaral, no? Without listening to distraction or discouragement. Tapos, magpa-practice na kayo sa live chicken o sa dummy pit. Number four natin is apply it in the real arena. So, ibig sabihin natin, siyempre, paano nyo malalaman kung positive result ng yung pinag-aralan kung hindi nyo po susubukan lumaban sa mismong sabungan.
Sa ngayon, ang inyong option is to participate sa mga fast skill lang muna. Huwag muna kayong mag-ambisyon mag-WPC dahil ibabanggaan nyo na kagad yung sarili sa mga veterano. Yun lang po muna kayo sa fast skill na labanan ng Sabong Express. O kaya naman, kung meron kayong kunsip, dumaba kayo sa tupada, palimalimandaan lang o 1,000 para matry nyo on real fight, on the real fight. Okay? Okay, baka nakalimutan nyo na. Number one, learn the basic. Number two, don't give a damn. Number three, always practice. Number four, apply it in the real arena. So, pinaka-importante sa lahat, yung panlima. Get that fucking confidence. Oo, mga kapatid. Kumpiyansa sa sarili. Yan po nagsisimula ang unang panalo. Kumpiyansa sa sarili. Siyempre, ba't ka naman panghinaan kung ng loob kung alam mo na yung basic ng pagtatari? Magpa-practice ka na. Tapos, pili lang yung taong pinakikinggan mo. Yung sa tingin mo, may authority to correct you at kumuha ka na ng mga advices at nag-do ka na ng proper research sa mga chat group or Tari organization or GAFFER organization. So, kumpiyansa po mga kapatid. 5, yan po yung number 1. Oras na makuha niyo yung kumpiyansa, tuloy-tuloy na po ang panalig niyo. Promise po. Ako mga kapatid, ako aminin ko po sa inyo nung nagsimula ako. Nakasampo akong manok na yung nabibili ba lang sa palengke, no? Yung nabibili ng tag-250, binibili ko yung mga lalaki. Tapos tatarihan ko yung mga manok na ganun kasi ibabangga ako dun sa mga kapitbahay ko. Pupunta lang ako 500. So, sumatotal, 10 talo ako. Kasi nga, ginamit ko yung mga walang kwentang manok, no? Kasi natakot akong gamitin yung mga magaganda kong manok, mga mahal kong manok. So meron akong isang kaibigan, sabi niya, parang Joe, gamitin mo na yung manok mo at doon mo ikabit yung napag-aralan mo, doon mo i-apply. So, dahil sabi ko, ba't 10 talo na, so nawawala na ako ng kumpiyansa. So sabi ko, sige, huli na to, gamitin ko na yung manok ko. Testing ko, napustahan ko ng 3,000 lang sa arena, yun nga. So yun, nabigay na yung aking naasahang panalo. Siyempre, pinaghirapan ko na, nag-aral na ako, pinagtyagaan ko, gumastos na ako. Yun, nanalo ako, past skill pa. So doon ko na-discover kung ano pala yung asintang para sa akin. At hindi ako nagbabago kung ano yung mga asintang ginagamit ko. Pero of course mga kapatid, no, this is your first entry sa pag-gapping, pagkatatari nyo. No? Sumula pa lang ito. At as you grow year by year, madidiscover nyo. Doon ka na pwede mag-level up. No? For now, yan lang po yung tatandaan nyo. 5 aspeto para magiging magaling kayong mayanari. Okay? Review natin mga kapatid, mga katare. Number 1, learn the basic. Number 2, don't give a damn. Number 3, always practice. Number 4, apply it in the arena. And number 5, and the most important is, get that fucking confidence. So mga katare, mga ka-classmate, don't forget to like and subscribe by Tari 101 para ma-update po kayo. No, anyway, pagka gusto niyo naman po ng private lesson or Tari lesson, you can PM me. Kaya lang po, hindi po ito libre. Siyempre, pagkukulang ko po kayo ng panahon at oras at load. So, sana po maintindihan niyo po yan. At the same time, alam niyo po, yung wala po tayong trabaho ngayon, ako po ay dating manager. May mga restaurant ako dati sa Boracay. Sa ngayon na yun, walang trabaho. Kaya sana po ay maintindihan nyo kung mag-charge man ako. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po kamahalan. So maraming salamat po sa mga nag-like and subscribe na at sumusuporta sa aking Facebook account,
sa aking YouTube account, no? So, silipin nyo lang po ang Vice J Tari 101. Maraming salamat po at mabuhay pa kayo, po kayong lahat.